Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, pag-uusapan natin yung signs of emotional abuse from parents. Why? Pag nairon na, kau na nakanaya si iko mga loksakan, mga pagariyakan, si iko mga ariyakan. Oh, okay. Yeah, mga ariyakan. Pamanagiyan na inutanway itakal na bakay adno pa maa tiraan tanuron aloks tano. O di na, o ad na pamanapunditan tano. No. Giyan na ayabwa ka pag-discuss ako ron na upamana o adun makagagdam saya na katano ko gupi. Ikadua na uad na kilita ng mga signs kapakaya panggumawaya na antano ka agape kapag magugupa na pengning kumang busi kumalok sa kan mga kakasataw ano mga tayan o pamana batanoya kakuwa isa doo o pamana makaugupra tano ambaloy ang mapiawatas wata tano di tano maproblema si kupangorya gawi eh naguino di mapia so watatano na mapia kay leon mapia kaundos anon di ba so gitubuy arapakan antapakan sa giya di kanika pangbal sa giya video aya mala mambu na si ko watakan at nawatakan nagkabaya ko pan babawata pero I know na naba ako perfect ina. That is why I'm learning di ako di tuntud sa ilmo regarding sa kambabawata. Di ako di pamaganadan o pamana at na maswakan mabusi ko mga ando o mga lokas na anangan siya kan mismo mi apply ko atakan sa pungning ko ko Allah langon din makuha mapias mga watatano. Unlike si ko physical abuse, so like yun na brand gan sa watak. Dakilate so emotional abuse na dakilate tano ang mga scars mga tanda so, tira ng mga tanda apa man namiya peran ng suwata hindi namiya ana magagdam wata kasi yung physical kapay may ilita sa dagam may ilita sa pali may ilita sa mga scars so yun miya physical abuse wata miya peran ng so emotional abuse na ditanonan kilay pagilenta sa wata na romaranak sa kanyan may iga pipi aw din na tumatarag pero di tanong katawan eh paman na di malalagoy sa pamikiran yan di tanong katawan eh matatago sa puso yan di tanong magagdam kasi so kabasaw mga pata mismo sa tanong na di tanong kay ka mapagdagda sa magagdam tana ay panuso gadam sa lakawata so gito pangningor ka no pa sikur kabasa kurkano uwad na materwakan siya mapya na alhamdulillah panita makagubrakta no na uwad na din yung kababayaan si koptero unakan ago din yung kababayaan si iko mga mapteru tanong saya nagito na sabab po to kababali ako naman siya nago maap nyurakan nago so emotional abuse na kaarnian sa development o wata. Pamana, sumapya pamikiran na kaaran. Nagu, kapakayo pa makapiktuan yan sa future wata. Kataguan sa ga, pamana, so pamikiran yan sa puso yan na pamana, kataguan sa lat. Si iko kapmuloy niya na mapiataw sa future. Well, it depends mamusi ko mga wata kasi ad na mga wata o pamana ang na-coping mechanism yan, di ba? So, what if pagsuwata ta si iku di matao like upaman na coping mechanism yan di ba so duan yan sumawata okay there are 10 signs of emotional abuse from parents pag nairo okay. Na sutigiran na random emotional outburst upaman na sutigiran na din yung kakontrol aginawan yan budin bigla ups good out of sudden emotional emotional outburst na tigiran so tigiran na barat na mungtan ka na biglang
guro ako sa kanyan, out of niya kay to ito a reason kasi feeling neglected siya. Tapos bigla naman, do kabayabayas kanyan kasi si kumiyakay dito aki appreciate on ibarat na udi op karibat na ana kile kapakaya may lenyo datari ni e style ya nawata barat na si ne ko miya malum ya makala okay kasi kile tanuron sa science effect o miya swa iyan si ko kayto iyan teenagers nowadays teenagers tanoyap kilay udi na si ko malum to pakala si sa mga 3 to 4 years old di tanuron na ng kile kasi sanso kapag inputa actually si ko mga emotional kapbilda. So, kila tanong sa effect o kaya pakala at tanong ron, sin ko kaya pag high school yan, kaya pag college yan. So, minsan na may mga bata na sasabihin na magdetect si ko friend yan, tiga na, Dus you mean, yabuyabuyas ka niyan, kung may pakila ka ng 100 ako ng grades. So, ganun yon. Parang bigla siyang magiging happy kasi niya appreciates ka niyan. So, on little things na grabe. So, happiness yan. Sip man mabusi ko kaya barat na kimuntan sa niya kay tuito bu na biglang iiyak siya si Yumi na di na siya abi na diba? So yun, meron siyang emotional outburst out of little things. So gito ikasagara si ko mga wata pirmi din bubungtan or like this kanyan ka-appreciate, neglected so, emotion yan, o neglected kanyan, this kanyan ka-pansin. Okay, number two. Overly affectionate to strangers. Maana niyan na, igiraswata na, yakagda mo pa man sa, ano pa, may emotional abuse kanyan na, giraman mo to, kuwan, sa kya pakalayan na, makikita mo siya na, parang si ko mga strangers, bitaw na ang dali-dali niyo makipag, grabe so affection yan nun na. Naba makipagkaibigan kasi normal yan. Pero so, katanga so parang di niyan kilala pero grabis ka niyan nun mag-alala. Naba niyan totally friend pero grabis ka niyan nun mag-alala. Igira kaya tokawan niyan upang maa gitawataw na kasasakitan or like enough malulungkot. Parang sasabihin niya, I can feel you. I know how you feel. Mga ganun. Tapos, ginagawa niya ng paraan para upaman na masolve yan or kaugupan niya na gito tao. So, gito, this kanya ni Buloy, mataya sa salakaw, apyasod niyang kilala. Kasi kabaya yan na di kasagadan a gito tao, so kasasagadan yan. Okay? So, nagkakaroon siya ng simpatya sa salakaw at tao. Grabis kanya mag-affection sa salakaw at tao. Kasi nga, mismus ka niyan, kaya kita niyan ito. Number three, okay? Aggressive towards others and animals. So, kung yun na yung number two natin, yun yung mga abuse na neglected sa feeling siran. Like, hindi siran kapansin ng parents siran. So, ang nagiging tendency, grabe so, kapansin nirang sa lakat. Now, so number three namin na aggressive sila masyado. Ito naman yung abuse na pwedeng mo. Ta-ta-ta-ta. Sakaan nagigigi. Over little things na grabe magmura yung parents. Over little things na grabe. So, grabe so input a harsh words and harsh harsh words si kwata. Wata ganyan. Pero grabe so kung makipag-usap yung parents sa bata is parang grabe, ang tanda-tanda niya. So, ang nagiging tendency, nagiging harsh din yung wata. Nagiging aggressive. So, ayap kaso ayan na, nagiging bully siya sa school. Maratas ka niya ni Adad, si kusalakaw, di salakaw. Kasi, gitim niya lang again. Gitim niya so ayan. Gitim niya ni-imputer kaya na emotion. Na you have to be emotion aggressive ka. So, ang nangyayari, si sa school or si sa salakaw at tao, nagrabis ka niya nun mamu, kapakisuntuka si kumawot, kapakimubunok o mga baguraga, diba? Tapos na, makailay sa aso na, pak, badung na, pak, sinipa yan sa mga isa-isa, o di na. Basta, over animals na yung, ibarat na, datari, ano pa ma, parent to child. So, mas malakas, mahina. So, dinudukdukduk yan sa wata. So, ganun din si kumwata,
na ay niyan mamupagdukdukdukan na so mas mahina ka niyan. So animals, mga kuan, di ba? Or like, gira man ito ko, na bulis ka niyan, na madals ka niyan, tapos anawat ako, na diranisin mo kun kasi, weak yun. So yun, a strong over weak. So ganun ang nangyayari. Ang number 4 is have little to no friends. Maana niyan na dalayok yan or as in dead na layok yan. Ipagawat yan kasi ginawa niyan si kusala kawataw. Kapakaya sabog sa kaya kasi yun na nga parang minsan kasi may mga parents din, no? Sasabi niya, Skaana, di mo napakid ka. Skaana, di mo nakaya ka. Doon nakaya-kaya iyan. Kagigigibarat na may laybog pamulok siya na may kuwan niya na minipagnuta yun na wata sa lakaw, opposite sex yan. Na Skaana, da kaya ka, talaan ka. Kaya-kaya-kaya. Oh, sorry for the word, pero minsan may ganun na parents, no? Skaana, tagangan, chu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 
masama ko na pala na tao. So, pag-isolate niya na ginawa niyan, pag-gawat niya na ginawa niyan sa lakawawata, kasi feeling niya na, this kind yun mapiyawata. Diba? So, ganun yun. Na, ang nagiging tendency din, napupunta siya sa mga toxic na tao. Kasi, masama siya eh. Feeling niya masama siya. So, maghahanap siya ng katulad niya. Na toxic din. Ibig sabihin, napupunta siya sa maling mga tao. Yes. And, very afraid siya sa mga commitment. Ayaw niya makipag-commit sa isang bagay or isang tao kasi ayaw niya masaktan. So, ganun yun. Kasi, di ba yung commitment natin over our parents, sa parent natin, grabe, walang ibang makakatinag sa relationship sa parents and child. Grabe yanan. So, grabe so bandyo, grabe so kanyo, kasi si kakiran po un eh. Diba? So, kapag yun ang nasira, or like, kapag yun ang parang foundation na to, so kapag yun ang nasira, obviously, sa lahat ng tao, ganun din. Ayaw mo na rin makipag-ano sa kanila kasi may isip mo na, hindi nga ako love ng parents ko, how much more sila na wala kaming connection, di ba? So, that's it. Kasi kalakswata, aba kasakitan. Kaya ayaw niya ng mga commitment. So, number 5 is afraid, confident about your future. Swata na magka-emotional abuse na usually na naiisip nila, nawawalan sila ng ganang mag-dream actually. Kasi minsan kasi na may tanong-tanong sumunar. May mga parents kasi na sinasabi si Kira Manu na nagkamali si Wata na di da pa kay din niya. Dalalaw dir ka di pa kala sa kagigigi, di ba? So minsan na kapikiran kasi na langunupsuan niya na mali, din nag-appreciate kahit pa na gumawa siya ng kabutihan, hindi pa na-appreciate, tapos gumawa siya ng mali, mas napansin na ang tendency na natatakot na siya mag-dream kasi kapikir yan na, is, may kumiyari ba't ako? Ayaw na niyong mag-risk, ayaw na niyong mag-dream kasi pagkalakskan yan, aba, gituasuan niya na maging mali na naman na kalakskan yan na pamana, suloks yan na pamana, kararangitan yung 6, number 6. So, repressing your emotion and feelings. So, aya kaso awata, miyakala, emotionally abuse. Pamana, minsan kasi may mga parents na, di ba, kuon yan sa kapaar, so wata, gumuraw. Basang tunguraw ka, bukong pakilip guraw ka. Bata yun eh. Ininput mo sa isip niya na bawal umiyak. Ininput mo sa isip niya na hindi ka pwedeng umiyak, na you have to be strong all the time. So, parang kiyadaan sila sa karapatan na gumuraok, na ayap ko suwairan na kataguan sila sa kalak, abayran mapakarangit. Kasi every time na iiyak yung bata, nagagalik yun.
parents. So ang king po sa pikiriran, gito ni pakalaanira na, gito ni buloy input sa emotion na gumahindira na, mindset era na, kumana, hindi ka o pwedeng umiyak, hindi ako pwedeng maging mahina kasi magagalit yung nanay tatay. So gito, para hindi ma-disappoint sulok siran, na hindi na lang sila umiiyak. So, ang tendency niyan na at the very young age na kim-kim niyan sa feelings yan. Yung buro, pituro yung mina marata sa pagbubaw. Pituro yung abina marata sa pagbubaw. So, ayan masusuwa yan sa school. Bupian tunay masuwa yan sa school. Ya ako sa may tuwa grades. Labo, wata, kangita-gita, kanilakaw. So, may tendency talaga na medyo napapabayaan yung school, di ba? So, kapag mayroon siyang mga no good news, pamana, mga bad news yung mga pwede niyang ano sa bahay na hindi na lang niya sasabihin kasi nga, yun. Sasabi, galak, aba niya ma-disappoint sa parents yan. So, ay problema san, makala, sala ka pag-upasan yan. It's either toxic friends, or bumupadi kapalinang mga rarataw lola bumupadi pakawatan ng nuwabas mga tatanong. Number 7 is that you don't know who you are. Di rin kilala sarili rin. Wasi rin papakala tangang. This description, tangang. Pero to make it more easier, parang yung bata, may emotionally abused. Na para, di ba, sa parents, may mga parents kasi, di nga nang suwag, yay, sulota nga. Di no pa, maski no pa masaka sa kambangala, may gigabaya na, nabigay gigabaya na, no, gito, you use that, di na ni sulota nga. Di, kagigigigi. Parang nawaw, di nga kabagi sa wata sa kapare, ano pa, pamilya, na, hindi na niya kilala yung sarili. So, number 8, often seek validation from others. So, giyawata at dataranan ni emotional abuse na usually na disuusuat sa salakaw para bu maya ka gdams kanyan sa appreciation. Kasi ayap ka suwayan eh, ba? Gira dataro to. Do, pag-appreciator kyan sa sulda walay or like, yeah, na ayap suwan yan na salakaw di salakaw na di rong ni manunuatan. Kapara bu magdam yan, so self-worth yan. Kasi feeling yan kasi na wala siyang worth eh. Wala siyang daapakay diyo na tao. So, para magdam yan ito na disuusuat sa salakaw at tao, bupyaan din yan bu magdam, so self-worth yan. Diba? 9 is nagiging highly self-criticals kanyan. Maana, this kanyan nimbuli perfectionist. Perfectionist kasi ayap suon yan na dahil sa kaumay ko na mando na kalaks ka niyang na maribot kasi ang alam niya kapag nagkamali siya papagalitan siya at hindi siya ma-appreciate kapag hindi yun na perfect. Okay, alhamdulillah mapia suwata perfectionist in the sense asa kami pakaukit sa mapia. Now yun na nga nagiging ano siya perfectionist kanyan kasi lang unusuan yan na this kanyan ang ka-appreciate. So, para ma-appreciate siya, kailangan niya maging perfect. Taman sa din yan may lay, taman sa din yan magdama may appreciate kanyan. Nagagawin niyang mas. Alhamdulillah, mapiyaw to. Pero, sabi ko nga, admambo ka, rataan yan. 10. Experience a lot of guilt. So, igira aswata na niya ako kito, no? Na adna self, adna guilt issues yan. Minsan na, yun na nga, sa sobrad niya ni kapanunuatan, na kapag hindi siya na-appreciate, or like, kahit na ginawa niya yung lahat ng best niya, as in, best to the max, na, hindi siya na-appreciate, na parang nagigilty siya, kasi parang wala siyang naitulog, na parang mali siya. Kasi yun na nga, ang na-input sa mind niya, kailangan niyang gawin ito kasi parang obligado siya sa lahat ng bagay. So yes, emotionally abused. And usually, eto nung kinig ko mga wata na tara na, please, piyali pa tanawa na.
kasi nga, parang nafe-feel yan na eh, dahon sa kanyang kaugupi na dubo, no, kung yun pihalipat eh. Kung ganun, takot siya iwanan. Kasi nga, ayaw niyang mag-commit, pero pag nag-commit siya, nagito, kalaks ka niya, tatos, guilty yan. Abisog na, hindi ako mag-love. No? So yes, those are the 10 signs of emotionally abused. So, ebo pang ninaan ka, no, mga pluksahan, pag-aryakan, mga aryakan, na uad na mga tao at kilin nyo rin na yan, na don't hate them. Huwag niyong isipin na, kaya o eh, kaya rata that, no, instead na, ugupan tanusiran. Kasi, actually, inusiran madadataro to, kasi, nabadahil sa karatera niya that, isipin na lang natin na meron silang pinagdadaanan. And, try natin tulungan sila. We should not judge others dahil lang sa pag-ugali. Dahil hindi natin alam kung ano yung nasa loob nila. So, yes, kasagad na nakanubo, susulay pagpasantan. Sa kanini magay sagdaman, nas kanini pagangkat, sagdaman naman isa. Ugaid, nasusira ka nung na, wanagyugupta na kumapagta, no? Katero, pera, ay, financial, mapiagalbak, katero na upan tanong. Sa gito ba, please click the like button and share, spread the good news, and don't forget to drop your comments. Alhamdulillah, kapay tanong ang makaugup si ko mga pagtanong. So, thank you for watching again, and again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a nice day.